Andrea, pinatatanggal sa ini-endorsong beauty product. CEO, may pag-uusap sa Uniteam supporters. Kung bago ko pa lang sa aking channel, mag-subscribe na! Matatandaan, umani ng maraming batikos ang deleted post ng first-timer voter at aktres na si Andrea Brillantes nang maglabas ng sama ng loob sa resulta ng botohan sa kakatapos na eleksyon. Hindi napigilan ng aktres na ipost sa social media na nasaan daw ang utak ng mga Pilipino. Nang dahil dito, inulan na maraming maaanghang na batikos ang aktres. Nagbahagi naman ang CEO ng Brilliant Skin Essentials sa kanyang Facebook page ng screenshot ng mga komento ng iilang Uniteam supporters at hinihiling na alisin bilang product endorser si Andrea Brillantes. Nang dahil dito, nakiusap ang CEO sa mga Uniteam supporters na huwag mag-cancel culture at hayaan na lang daw si Andrea Brillantes sa pagpapahayag ng kanyang saloobin o reaksyon sa social media. Dagdag pa niya na against tayo sa cancel culture at dahil toxic yon. Sa kanyang post ay muling nag-react at nagbigay na matinding batikos ang mga netizens. Ito ang komento ng mga netizens, basahin natin. Seriously? Yes, tama ka, Miss CEO. She has all the right to express her feelings, emotions. But to insult people for what they believe in is a big no-no. If this Andrea says right to your face, nasaan ang utak mo? Will you just say, it's alright, I understand your feelings? She deserves to be bashed because respect is not included in her vocabulary. Who is she, a first-timer voter, to say that to 31 million people? And as a businesswoman, you both know the consequences. The nerve, huh? Yes, dapat wag nang tangkilikin ang mga produktong ini-endorso ng Andrea na yan. Yung 31 million na nilaig niya, please, wag na kayong bumili ng mga produkto niya. Sa inyong palagay mga kapriti, hahayaan na lang ba at mag-move on? I-comment ang inyong mga reaksyon. Now na!